Yan, magre-refer tayo ng electric fan na ayaw umikot. Ito yung mga possible na pwede natin gamitin sa electric fan. Meron tayong isang multi tester para pan-check ng capacitor. Tapos meron tayong isang multi tester din, digital din, na nakasaksak sa outlet. Ibig sabihin, live wire po yan. Pag tinest natin yung ating electric fan na ayaw umikot. Ito na po yung electric fan na ayaw umikot. Tetestingin natin, isasaksak natin doon yung saksakan nito doon sa outlet. Naka-live wire po tayo, ibig sabihin may dumadaloy na kuryente doon. Try natin. Ito po, sasaksak na po rito. Yan, nakasaksak na. Try natin paikutin ang electric fan. Yan. Pihitin ko sa number 1. Ayaw. Muugong lang. Try natin sa number 2. Ayaw din. Number 3. Ayaw din. Hindi siya umiikot to. Number 3. Ayaw niya umiikot pero nakasaksak doon. Ayaw. Patay na po natin. Yan. Yan. Unang gagawin natin. Kuha tayo ng multi-tester. Ako kasi meron ako multi-tester. Ito yung meron ako. So, parang unang step natin, check natin yung kable na electric fan. Ito, kable. Kable na electric fan. Yan. Kable. Na electric fan. Check natin kung buong linya papunta rito, buong linya papunta dito sa motor. Kasi kung hindi na buong linya, unang sira niyan, maaaring fuse, maaaring fuse ang sira niyan. Kaya ayaw mandar. So, kanina naman, maandar naman siya. Ugong lang. Maaaring kapasitor yun. Pero, checkin natin na. Checkin pa rin natin. Ito ang unang step. Nag-check tayo rito para kung buong linya. Punta tayo ng continuity. Nakikita nyo ba? Yan, continuity. Yan. Nakita nyo yun? Automatic na continuity na yan. Nakaselect tayo sa continuity. Dito natin sinelect. Continuity. Yan. Open line. Ibig sabihin ng OA. Open line. Ngayon, checkin natin. Lagay natin dito yung isang test probe. Tapos, yung kabila, dito naman. Tingnan natin kung ano maririting natin. So, wala pa pala tayo marireading kasi naka-off pa yung electric fan natin sa number 1. Hindi siya nakasaksak ha. Ito yung Yan. I-ano natin. Number 1 natin dito. Wala ka kung tagahawak. Number 1. Number 1 natin. So, tignan natin kung ano yung marireading dito. Number 1 yun. 528 ohms ang na-reading natin sa number 1. Sunod. Number 2.
465. Yan, number 2 yan. Ohms yan. Number 3. Yan, 405. Yan. Yan ang na-reading natin. So, ibig sabihin, buo ang linya nitong, teka lang, buo ang linya niyan. Kapag ganyan, buo ang linya. Kapag ganito, buo ang linya. Walang sirado sa motor na electric fan dito. Kaya lang umuugong siya. So, maaaring kapasitor ang problema niya kung bakit umuugong. Pero checkin din natin ang itsura ng kapasitor. Ito. Meron akong kapasitor dito. Ito. May kapasitor ako rito. 1.5 UF. Yan. 1.5 UF. Yan. 1.5 UF o microfarad. 400 volts. 50 to 60 hertz. Sa Pilipinas lang naman, 60 hertz lang eh. Hindi pwede na mag-pass ng 60. Kasi may sira appliances natin. Yan. 1.5 UF. So, check natin itong electric pad. Upsan natin. Yan, tanggalin natin itong takip. Para ma-check natin ito. Tanggalin muna natin itong takip. Tapos may thumbnail siya. Dalawa. Dalawa lang yung thumbnail niya. Yan. Patayin ko yung screw. Pilip. Ang bali natin. Yan. Patayin mo itong thumbnail niya. Patayin niya yung thumbnail niya. Tapos, tanggalin natin yung nasa likod. Sabihin nyo rin ito, hindi ba mawala. Tapos, andarin natin itong tamilo pa. Natanggal na natin yung mga tornillo, mga track na ito. So, napansin ko pala. Mahirap niya ikutin. Ayun o. Mahirap ikutin. Nagyang hirap ikutin, no? So, mag-check tayo ngayon. Ilan bang microfarad to? 1.5. Ayun o, 1.5 microfarad pala to. 1.5. 1.5 UF. Ayun. So, ang gagawin natin, buksan natin to. Malamang bushing ang sira na ito, saka dito. Dalawang bushing. Buksan natin. May apat na tornillo to. Sa dalawa, tatlo, apat magkabilaan. Kabilaan. Check natin yung mga bushing. Check natin. Buksan natin to. Andalin natin yung tornillo. Andalin yung tornillo pa mawala. Upang isa. Ayaw may ikot. Malamang bushing yan. Palit na yung bushing. Bagay muna natin ito. Taka ito. Pang-apat ito nito. Check natin ito. Ito ayaw may ikot. Ayan. Tanggal ko na. So, tanggalin muna natin tornillo na ito. Ito may tornillo ito eh. Tanggalin natin tornillo na ito. Dito. Ayan. Tanggalin muna natin. Tornillo na kapasitor. Yan, tabi nyo lang yung mga tornillo. Tapos, buksan natin. Buksan natin. Yun.
Yun. So, markahan pala natin to. Markahan natin. Paganito. So, paganito. Paganito. Yan. Para pagbalik, patandaan natin. May marka siya. Yan. Saka natin buksan. Tiyaneng. Yun. Yun ang loob. Check natin yung ano. Bushing nga. Magaling natin yung bushing. Nako. Ay, nako. Sa mama na. Ano tayong basahan? Para matanggal. Ayan. Papalitan natin tong bushing na to. Iba pala yung kinabit niya. Ayan o. Ilihain natin. Spacer. 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 Tabi natin. Spacer ulit. Tapos, lihain natin to. Wala pa naman tama. Yan. Ito. Spacer din. Tabi mo dyan. Ngayon, tuwa tayo ng pangkiskis. Gunting ako. Meron akong ito. grit na papel sandpaper pambakal. Yan. Ganyan mo lang. Yan. Wala namang ano. Tama. So, lihain na lang natin. Ang ano, gagawin lang naman natin, magpapalit tayo ng bushing. Kaya lang, ibabushing niya ito. May liig. Pero try natin yung available pang bushing. Kung pwede. Yan. Lihain mo lang. Wala naman tama. Ano? Okay naman, walang tama. Lihain lang natin. Yan. Ang pagliha lang, pabidog, paikot. Yan. Yan ang pagliha. Saka ito. Yan. Walang tama. Oh. Kasi kapag may tama, magpapalit ka na ito. Itong shop thing. So, wala naman tama. Yan. Next, tabi muna natin to. Kasunod. To. Tanggalin natin yung lock ng bushing. Tanggal na nga yung bushing. Mga ganito dito yan eh. Paghugot ko nung ano, rotor. To. Tanggal yung bushing. So, check na natin kung okay pa yung bushing. Hindi na. Dami na rin tama ng bushing. So, ito na lang. Tanggalin natin to. Yan, tanggalin natin.
So, tatanggalin natin ito. Gamit tayo ng ito. Nakat natin ganito. Yan. Yan, tungkabin nyo na lang. Yan. Matanggal mo yan. Ingat lang kayo, baka masugatan kayo. Uy. Bulok na pala yung nilagay dito na pinalik. Okay, tayo na long nose. Tanggal ko dyan. Ayan, tanggal ko na. Ayan, natanggal ko na. Tanggal na yung ano, yung kanyang lock sa bushing. So, gagawin natin. Linisin natin to. Isin natin to. Palitan natin ng bagong ano, pom. Pom kasi to eh. Try nga natin kung kasya yung ating bushing dito. Ito ipapalit natin. Uy, kasha. Kasha. So, tanggalin natin tong pom. Ayan yung pom na tinanggal natin. Ayan. Ito tayo ng basahan. Ayan. Tapos palit tayo ng oil pump. Ito. Ito. Ito natin ilagay. Tsaka ito. Ilagay natin dito. Mas lagyan natin siya ng oil. Yuki oil. Ito. Lagyan natin ng oil. Yan. Huwag na masyadong basang-basa. Pero, sakto na yan.
Tapos, lagyan natin ng bushing. Bushing, bushing, bushing. Yun. Ito na ipatong yung bushing ko. Wala. Wala tayong bago ulit. Okay. Ah, ito pala. Bushing. Ito pala. Tapos, tapos noon, ito naman, kabila, kabilang bushing. Tanggalin natin. Tanggalin natin itong flower. Para mapalitan ang bushing. So, maganda. Tanggalin na lang natin to. Madali matang babaklas yung bushing. Matanggal natin ang gearbox. Tawag dito ay gearbox. So, ikuti na lang natin para kapag tinusok natin to, tanggalin bushing. Ng kalang. Ito. Aduin natin para matanggal ang bushing. Tanggalin natin ulit ito. Putulin ko muna ito para matanggal natin yung bushing. Kamaya ko na lang ulit kabit. Tanggal na. Saka ito. Saka ito. Saka ito. Kabit na lang natin mamaya. Yan. Tanggal ko na. Sinamitan ko lang siya ng flat screw. Sinungkit-sungkit ko lang. Sinungkit-sungkit ko lang siya ng ganyan. Pero ingat kayo, baka matusok kayo, matalit siya eh. Saka itong pag ganun, baka matusok kayo kami. Yan. Pinalitan ko na rin yung bushing. Okay pa naman ito. Lagyan mo lang ulit siya ng oil, saka ito, bushing ulit. Yan. Lagyan mo ng oil. Yan, nakabit ko na yung flower. So, nakabit ko na parehas flower. Ito. So, gagawin natin, babalik na natin yung
Ito, yung pinutol natin yung wire. May na tayo magkabit ng capacitor. So, andan pa ganito. Sa pag-check naman ng ano, ng speed na electric fan o anong wire dyan, ano yung number 1, number 2, number 3, yan motor na ano yan, motor na electric fan. Checkin natin yung number 1, number 2, number 3 para malaman nyo yung ano, yung speed ng number 1. Check nyo rito. Common ito. Common na linya. Check natin itong pula. Nag-reading siya ng 398 ohms. Ito, nag-reading siya ng 523 ohms. Ito, reading siya ng 461. Yan. So, ang pinakamababa na nakuha nating reading ay number ito. 461. Ito. Ito pala 398. Yung pinakamababa ay yung number 3. Pinakamababa number 3. Yung pinakamataas, ito, 523. Ito yung number 1. Number 3. Yan, 398. Number 1, 523 ohms. Tapos number 461, ito yung number 2. Number 1, 523 ay pinakamataas. Number 1 yan. Ito yung number 2. 461, number 2 to. Ito yung number 3 sa speed. Yan, yan yung kakabit natin. Ito yung linya. Yan, kinabitan na natin ang spacer sa ato. Spacer to. Balik na natin dito sa na, maloob na. Ramdagyan na lang natin.
Lambagyan natin. Pagkita natin ng LSU. Number three.